Good morning, guys. Our menu for today is ginisang ampalagong from Philippines. Yan, samahan niyo ako magluto. Ginamit kong oil is sesame oil. Yan ang aking pambisa. Masarap siya. Ayan. After niyan, ilagay na natin ang ating garlic. Ganyan lang. Ang ating garlic. Ilagay na natin siya. Reset na. Pagluto ko naman pala is hindi mapait. Ang sekreto lang is huwag siyang huwag siyang inaano. Ayan, lagay natin ang ating coffee na kalaya. Ayan, nagayon siya. Ayan guys. Frozen ng palaya kasi dito kapag tatanong ka lang ng palaya kapag ka pagka summer, so ang ginagawa namin pagka napakapag-amin na kami ng palaya, frozen namin para sa winter meron pa kami pagkain. Kaya ayan po. Tapos timplahan lang po natin siya ng asin. Tapos ayan guys, dahil wala akong chicken cubes, ang ilalagay ko is tasika. Sweet cookie. Ano siya? Yung powder ng dip. So ito yung ilalagay ko instead of what's that? Chicken cubes. Ayan, konti lang. Dapat may may tomato kasi wala akong tomato. So, ito lang yung pangan. Ito yung natin maluto. Maya-maya, idagdag ko na ang itlog. Ayan guys, lagyan natin ng konting tubig. And then, takpan na natin. And then, hintayin natin kung mga ilang minutes. And then, we put the egg na. Ayan na guys. Ayan na siya. Ilagay na natin ang ating itlog. Yan na guys, ang ating lutong ampalaya. Mamaya, mukbang na tayo. Ayan guys, prituhin na natin ang ating Gigi. Ilagay ako ng mantika. Sana niyo ako magmukbang, ha? Magmukbang ako. Ayan, wala ng tubig ang ating kawali. Ilagyan na natin ang mantika. Unting mantika lang kasi ano naman siya. Gigi, oh my God.
pa natin guys, para hindi nagpapalas ng mantika. Kasi magpapalsik. Ayan guys, dahil sa ako ay diet, nag-low carb ako. So ayan na yung pagkain ko, samahan niyo ako magmukbang. Ayan, ipakita ko sa inyo yung aking food. Ayan o. Oh. Ayan. Litos. And then itong ang Gigi. Pasensya na ang aking prito, hindi magkahanong kagandahan. And then, ito, yung litos, ito yung pinaka-scoobin paste nila. And then, cheese. And then, ayan na yung aking bitter gourd na ampalaya from Philippines. Ayan, samahan nyo ako. Kain tayo. Ayan guys, dahil wala akong kanin. Ito. Ampalaya. Alam niyo ba guys? Maganda mag-low carb. Pag nagkano kayo ng nagkano kayo ng timbang. Babawa. Ako kasi nag-gain ako ng weight yung timbang ko before is 48 lang. Dahil nga sa wala akong masyadong exercise. Ayun, nag-gain ako ng weight. So, i-share ko sa inyo kung paano ko pumatito. Kung ganito yung pagkain ko. Low carb, hindi ako kumakain ng tinapay, hindi ako kumakain ng kanin, puro ulam lang, ulam, gulay. Kumain kayo hanggat gusto nyo yung ulam at saka gulay, walang ano. Pero pag nabusog, naramdaman nyo ng busog kayo, okay na yon. Tapos yung cheese, umiinom naman ako ng milk. In 2 months guys, ang laki ng ipinayat ko. Pero hindi pa ako nagtimba ngayon. Magtimba ako siguro bukas. Ang laki. Ang laki ng pinayat. Tapos, pagka na, halimbawa, mga 2 weeks or 1 month na kayong nag-low carb, kasi huwag niyong bibiglayin yung katawan niyo. Pag nag-low carb kayo in, around 2 weeks, sige, kumain kayo pag nagugutom kayo. Kasi syempre, sana yung katawan nyo na kumain ng kanin, tinapay, merienda, di ba maya-maya kain. So, maninibago yung katawan nyo. So, unti-unti, yung 2 weeks na yun is, puro mga low carb, yun, ulam, gulay, hanggang sa masana yung katawan nyo. Tapos, after that,
susunod na lang yung fasting. Kasi low carb and fasting is maganda siyang pinagkukumbine. Hindi lang siya para sa pagbabawas ng timbang, kundi for the health purposes din siya. Kasi ang ating katawan, kapag nakapagpapahinga siya, yung pagkain na, di ba may yung kain natin. So, napapahinga natin yung mga nagtatrabaho doon sa loob ng katawan natin. Kaya yun ako, sanay kasi ako mag-fasting, so hindi na ako nahirapan mag-fasting. Pinagsabay ko kagad yung low carb and fasting. Kaya ito, tuloy-tuloy ko hanggang sa mamit ko yung, may balik ko yung timbang kong 48 kilos. Awa naman ng Diyos, ako healthy naman, wala naman akong para sa health na ano kung bakit ko ginagawa. For ano lang talaga, magbawas ng timbang yung ano ko, yung purpose nitong paglo-low carb and fasting. And then, according to doktora, ano nga, Josephine, siya yung ano ng low carb and fasting. Siya yung may ano nito, siya yung may yung founder. Kala ko nun, kasi ako sanay ako mag-exercise. Nag-exercise talaga ako. Panay ako exercise habang nag-low carb ako at saka fasting. Yung pala, pag nag-low carb ka, wag mo siyang sasabayan ng exercise. Kasi pag nag-exercise ka, is ano, ang purpose ng exercise sa nag-low carb is kung ayaw mong pumayat talaga ng ano, yung papayat ka ng sobra. Yun pala yung purpose kapag nag-low carb ka. Kaya inihinto ko inihinto ko muna yung exercise ko. So saka ako mag-exercise kapag ka na-meet ko na yung, naibalik ko na yung 48 kilos na timbang kong, saka ulit ako mag-exercise. Kaya kayo, kung gusto nyong pumayat, sa mga gustong magpapayat, disiplina lang talaga sa sarili, at saka yung determination. Yung determination na gusto mong maisuot yung mga dati mong damit, tapos gusto mong makapagdamit ng maayos. Kasi aminin natin na kahit anong ganda ng damit natin, kapag yung katawan natin sobrang laki, wala talaga, hindi talaga maganda tignan. So, ito, just to inspire others na gusto talagang magpapayat, basta disiplina sa sarili, kahit na anong tukso dyan ng mga pagkain, huwag kayong magpatukso, talagang kailangan i-ano nyo talaga yung isip nyo na dito ka talaga sa low carb, kahit anong sarap pa ng pagkain dyan, huwag na huwag ka talagang magtitik-in doon. I-ano mo talaga yung sarili mo na dito ka sa low carb para nga doon sa goal mo na pumayat, maibalik kung anong timbang meron ka, maisuot mo yung mga dating damit mo, and then yung makapag bumagay na yung mga damit na gusto mong isuot. Diba? Mas maganda yung ganun. So, yun lang yung ano ko for today, sharing. Gusto ko i-share sa inyo kasi para din makatulong sa iba. Pero yung sa ano, pero yung sa may makakaramdaman ha, ano po, hindi po basta-basta inano yung low carb kung hindi kayo healthy. Kailangan yung mag-seek ng advice doon sa mga professional. Kaya ito ay para lamang po sa mga healthy na gustong pumayat. Yun lang. Pag may makakaramdaman kayo, magsik po kayo ng advice sa mga professional po. Yun lang po. Maraming salamat. Nawa may nakuha po kayong aral dito. May makuha kayo na makatutulong para sa inyong pagpayat. Kasi gusto ko i-share yung naranasan ko. Ayun, ang laki na ng tuwang-tuwa ako doon sa naging result. So, ngayon, isinishare ko sa inyo. Ano na po ako, 2 months na nagfa-fasting and low carb. Ang laki, ang ganda, ang ganda sa katawan. Basta ang ganda, maraming benefits ng low carb and then fasting. Kaya kung gusto nyo yung maranasan yung ganon, you can do it now. Not tomorrow, but now. Thank you so much. Thank you sa panonood.
Nawa, makita ko kayo yung comments nyo sa baba na kayo ay nag-start na din ng fasting and low carb. And then, mag-update after 1 month like that. After 1 month, kung ano na yung naging result ng inyong low carb and fasting. Para po, makatulong din po tayo sa mga gustong magpapayat. Kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung mga papayo pa po natin doon sa mga gusto din pumayat. So, yun lang po. Comment lang po kayo kung may mga katanungan pa po kayong iba sa comment section. And then, I will answer your questions. Thank you so much. Lagi pong mag-iingat. God bless everyone. Bye-bye.